ang kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumahan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak, na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat, anupat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan, kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Juda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at silang ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakil at hamak, ay makakakilala sa akin sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko guginitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin.
linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuan, sa'yo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang sinumang naglilingkod upang sa aki sumunod ay tunay na itatampok sa kaligayang lubos ng mahal na anak ng Diyos. Nagpupuri kami sa'yo, Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon iyon, kabilang ang ilang Griyego sa mga pumunta sa pista upang sumamba, lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida Galilea at nakiusap, "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Sinabi ito ni Felipe kay Andres, at silang dalaway lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, "Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami.
Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopoot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at san man ako naroroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ngayon ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Narinig ito ng mga taong naroon at ang sabi nila, kumulog. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi ni Jesus, ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutang ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Ginoo, ibig po naming makita si Jesus. Ito po yung pakiusap ng mga Griego nung sila'y nasa Jerusalem at nabalitaan nilang naroon si Jesus. Marahil ay marami na silang narinig na kwento tungkol kay Jesus. Marahil ay nabalitaan na nila ang mga ginawa ni Jesus o ang kanyang mga aral at turo. Kaya mula sa pagkarinig, ang nais na nila ngayon ay makita na si Jesus. Na hindi lang siya isang balita na narinig nila, siya ang Diyos na nagkatawan tao. Nais makita. Sa ating din buhay Kristiyano, maraming pagkakataon na nais nating makita si Jesus. Nais natin siyang masulyapan. Nais natin siyang makita. Kaya nagsisimba tayo, nagtutungo tayo rito sa dambana na mahal na pong Jesus Nazareno para makita siya. Nais natin siyang makita sa ating pagninilay sa salita ng Diyos. Sa paghahati-hati ng tinapay sa Eukaristiya ay siya'y ating nakikita. Sa ating panalangin, nais nating makita si Jesus. At hindi ba minsan ang pagnanais na makita ay nagpapahayag din ng ating ugnayan sa Kanya? Mahalaga si Jesus sa atin, kaya nais natin siyang makita. Hindi out of curiosity, pero ang ating pagnanais na makita si Jesus ay dahil mahalaga si Jesus sa atin. Di ba gano'n naman, pag ang isang tao ay mahalaga sa iyo, gusto mo siyang makita, gusto mo siyang nakikita, gusto mong makita kahit litrato niya. At pag hindi kayo magkunyari sa mga magkaasintahan, paggabi, magbibideo call pa yan. Dahil gusto nilang makita ang isa't isa. Kahit ang gagawin lang naman nila ay matutulog lang. Maririnig mo yung hilik nung isa. Dahil mahalaga. At sa atin po bilang Kristiyano, sinasabi din natin itong ibig naming makita si Jesus dahil mahal natin si Jesus, mahalaga si Jesus sa buhay natin. Hindi ba ang taong kaaway mo at katampuhan mo, ayaw mo siyang makita? Pag meron kang kasamaan ng loob, ayaw mo siyang makita. Pag ang mag-asawa ay nag-aaway, sasabihin ng isa, umalis ka na nga sa harapan ko, huwag ka magpapakita sa akin.
Pero pag merong ugnayan, sasabihan, I miss you. Miss ko na mukha mo. Tapos magsisend sa'yo, woke up like this. Tayo-tayo ang buhok, may muta pa. No? Pero kahit gano'n ay tsura, tanggap mo pa rin siya. Ang pagkakita at makita ay nagpapahayag ng pag-ibig at ugnayan. Maganda sa ating ebanghelyo, pagkatapos hilingin at pakiusapan ng mga Griego si Pilipe, siya'y pumunta kay Andres. At anong ginawa ng dalawa? Sinabi ba nila sa mga Griego, wag, hindi siya pwede, busy. Kailangan namin siyang protektahan. Diyan lang kayo. Anong ginawa nila? Lumapit sila kay Jesus at sinabi ang kahilingan at pagnanais ng mga Griego, nagtanong kay Pilipe. Sila ang naging daluyan para makita ng nila si Jesus. Hindi nila hinadlangan na makita nila si Jesus. Pero ang nais nila ay inilapit kay Jesus para makita nila si Jesus. Sana tayo din bilang Kristiyano ay huwag maging hadlang para makita ng kapwa natin si Jesus. Kung babalikan natin sa isang yugto sa Ebanghelyo, no? Ang mga bata na lumalapit kay Jesus ay pinagbawalan at sinaway ng mga apostol. At anong nangyari? Nung sinaway ng mga apostol yung mga bata, sinabi ni Jesus, huwag niyo silang sawayin. Huwag niyo silang pigilan. Dahil sa mga katulad nila nabibilang ang kaharian ng Diyos. Kaya ang imbitasyon din sa atin bilang mga Kristiyano ngayon ay hindi lang makita si Jesus, kundi ipakita din natin si Jesus. Kaya no, sa ating mga gagawin, no, sa mga bisita iglesia, sa ating mga panalangin, sa ating pag-aayuno, sa ating sumasama sa pabasa, at iba-iba pa nating mga trilay tradisyon na nakasanayang gawin sa mga mahal na araw at itong panahon ng Kwaresma, sana maging daluyan ito para maipakita natin si Jesus. Na ang ating mga ginagawa ay magkaroon ng bunga, hindi panlabas na gawain lang. Kasi kung wala nangyari sa buhay natin, walang pagbabago sa buhay natin, ang lahat ng ginawa nating panalangin ay naging panlabas lamang. At kung panlabas lamang at hindi tumimo sa puso natin, ang tawag natin doon ay palabas. Sana yung pananampalataya natin ay hindi maging isang palabas na inaisip natin at gusto lang natin makita ng ibang tao, o mabait ako, nagdadasal ako ha. O mabait ako, sumasama ako sa prosesyon ha. O mabait ako ha, lahat ng pabasa sa barangay natin napuntahan ko na ha. Ako na ang record holder ng lahat ng paramihan ng pabasa sa magkakaibigan. Pero kahit marami kang pabasang napuntahan, pero hindi naman nagbabago ang buhay mo, isang palabas ang lahat. Pero kung si Jesus ang pinapakita natin, si Jesus ang gumagalaw sa buhay natin, humuhubog sa puso natin, nangyayari ang conversion o pagbabago na inaasahan natin. Kung yun ay tatanggapin natin, si Jesus sa buhay natin, hahayaan natin na si Jesus ang gumalaw sa buhay natin, ipakita din natin si Jesus sa iba. Hindi lang nais siyang makita, pero ipakita din natin si Jesus sa ating pagtrato sa kapwa, sa ating pagiging masunurin, tulad ng pagiging masunurin ni Jesus. Sabi nga ay, si Jesus ay naging masunurin sa Ama hanggang kamatayan sa krus. Kaya nga, di ba, sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, ito ang dahilan kung bakit ako naparito. Para ialay ang sarili kong buhay
naging masunurin siya sa Diyos. At ang isa taong nais ipakita din si Jesus ay tumutulad sa pagiging masunurin ni Jesus. Makita, ipakita. Pero sa lahat ng ito, may paanyaya pa rin si Jesus. Sinabi niya sa Ebanghelyo natin, ang dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. Kung nais nating paglingkuran si Jesus, at sinasabi natin, Lord, paglilingkuran kita, Lord. Pero sana ang paglilingkod natin sa Diyos, hindi lang sa pagsasabing, Lord, I will serve you. But serving God means following Him. Kung nais natin maglingkod sa Diyos, sundan natin si Jesus. Kaya nga sabi niya, ang dapat sumunod sa akin, ang naglilingkod sa akin, at san man ako naroroon, ay naroon din ang aking lingkod. Kung mahalaga ang Diyos sa atin, nais natin siyang paglingkuran, sundin din natin si Jesus. Sa mga pagninilay natin sa mga susunod na araw at hanggang sa susunod na linggo, sundan din natin si Jesus. Samahan din natin si Jesus. Huwag natin siyang iwan, lalo na sa panahon ng kanyang pagpapakasakit at muling pagkabuhay. Huwag natin siyang iwan. Samahan natin siya. Sundan natin si Jesus Nazareno. At sa ating din pamumuhay, sana sa araw-araw nating gawain, sundan lagi natin si Jesus. Sa ating pagpili, sundan natin si Jesus. Huwag nating iwan si Jesus pag yung isang bagay ay komportable para sa atin. Pero alam naman natin, yun yung maglalayo sa atin sa Panginoon. Huwag nating iwan si Jesus. Sundan natin siya. Samahan natin siya. Kaya ho, itong paanyaya at hamon sa ating lahat bilang Kristiyano ngayon. Makita si Jesus, ipakita si Jesus, sundan si Jesus. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa ating Amang nasa langit upang tulungan tayong makatulad sa kanyang anak na si Jesus na nagmahal sa mundo at nag-alay ng buhay para sa ating kaligtasan. Buong pagtitiwala tayong manalangin, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Makita nawa kay Papa Francesco, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso ang kanilang pag-aalay ng sarili upang lahat ng mga Kristiyano ay patuloy na magbigay papuri sa Diyos at magsikap sumunod sa kanilang magandang halimbawa. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang iyong bayan. Isulong nawa ng mga opisyal ng pamahalaan ang mga hakbang tungo sa kapayapaan at ikauunlad ng sambayanan, lalong-lalo na para sa mga mahihirap na mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang iyong bayan. Maglaan nawa kami ng panahon para sa taimtim na pakikinig at pagsunod sa mensahe at diwa ng salita ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang iyong bayan. Pakinggan nawa namin ang hamon na Hesukristo na kami maging bukas palad
at mapagpatawad sa aming mga kapwa tungo sa landas ng pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Tanggapin nawa sa kaluwalhatian ng langit ang aming mga mahal sa buhay na pumanaw na mula sa daigdig na ito, pati na rin ang mga taong namatay na walang nakakaalala. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama naming nasa langit, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulungan mo kaming maging mapagkalinga sa iyong mga kapwa upang kami ay maging karapat-dapat sa kaloob mong buhay na walang hanggan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinapagsaloob mo na mga inilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay yung gawing dalisay pakundangan sa ipinagdiriwang na paghahain ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Hesukristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon.
Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo,
mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa pahay tahan.
krus na landasin, dala kay akin. Hapis ay di pansin ang iyong naisin. Siyang susunod. Announcement. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na dagdagan ang ating pagsasakripisyo, pananalangin at pagkakawanggawa. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pundo ng Alay Kapwa. Ang malilikom dito ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na may sakit, nagugutom at naging biktima ng iba't ibang kalamidad. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Arsobispo Jose Cardinal Advincula na maging bukas palad sa ating kapwa. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananampalataya.
sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang ating opisyal na imahin ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024 to 2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7 ay ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para taong 2024-2025. Mayroon ding pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page para sa iba pang tulong pang edukasyong, pinansyal, diskwento at mga scholarship. Maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero 8733-9929, 8244-5609, 0966-211-2152. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat ng manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay mapabilang naman lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito
naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin. Inihinto ka namin para mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa Nuestro Padre Jesús, Nazareno.